Witches peeps, this is Janelle and welcome back to my channel. Medyo matagal akong umabsent at hindi nyo nakita, no? But I'll make sure that for this week, medyo regular na tayo mag-upload. The usual, bago tayo magsimula, babatiin ko muna ang ating mga subscribers, no? Una na dyan si Sunny Boy, JJ, Wendell Sasa, Lance Amolato, Jason National, Blendino, at si Marlon Sardoma na taga Saudi. Hello sa iyo, kabayan. Stephanie, Narayan, RJ, at si Mr. Hernando Lampa, na actually birthday niya noong June 12. Happy birthday sa iyo, no? Belated happy birthday, Mr. Hernando. Pasensya na po sa mga ibang kababayan natin na hindi natin mabati. But I will see to it na on my next vids ay mababati ko na po kayo. Alright, so para sa araw na to, ang pag-aaralan natin ay ang laro ng ating second Filipino Grandmaster na si Grandmaster Rosendo Balinas Jr. Si Grandmaster Balinas, nakuha niya yung kanyang title nung siya ay nanalo sa 1976 Odessa International Chess Tournament. So, isa siya sa mga early recipients ng automatic Grandmaster title. Ang lulupit kasi ng mga inubos niya doon, no? Mga siga ng Russia, no? USSR. At dahil sa lupit ng kanyang performance doon, ay binigyan siya ng automatic GM title. Sa mga di nakakaalam, si Grandmaster Torre, actually ito papakita ko, laban nila ni Grandmaster Torre, no? Si Grandmaster Torre naman ay ang ating first Filipino Grandmaster at nakuha niya yung kanyang titulo in year 1974. So, 2 years gap lang ang pagitan ni Grandmaster Balinas at Grandmaster Torre. No, so, medyo dikit ang kanilang labanan sa race ng pagiging first Grandmaster. But in the end, nagugi ay si GM Torre. Anyway, itong game na to, no, at Balinas-Torre 1968 Meralco Open ay isang requested game ng isa sa ating mga subscribers. Actually, I get it bakit niya ito na-request dahil very similar yung maneuvering sa previous two videos na pinakita ko, no? Yung game ni Short at game ni Petrosyan. Anyway, enough with that. Magsimula na tayo. Alright, so puti si Grandmaster Balinas dito at tumira siya ng E4. C5 by GM Torre, Sicilian Defense, Knight E2. Ang Knight E2 ang tinatawag nating Chameleon Defense, no? Para kasing hindi deklarado kung anong setup ng puti. Pwede kasi siyang at one point ay tumira ng D4 dyan para maging open Sicilian. Or sometimes, gusto niya medyo ustog-ustog lang, G3 lang siya, G3, Bishop G2, ganun. Well, in the game, ganun nga setup ang pinili ni GM Balinas. So, D6, G3, G6, Bishop G2, Bishop G7, yan, develop. Para sila nag-fianchetto. C3, Knight to C6, Castle, Knight F6. Ang masasabi ko lang sa game ni GM Balinas, so nagre-research din ako, napakataas ng kanyang kumpiyansa, no? And medyo fearless yung kanyang mga tiradings. Ayaw niya ng medyo pupunta siya sa mga parang hindi pa masyadong well-analyzed lines, pero hindi siya umaatras sa mga may mga tactics na labanan. So, yan ang kanyang isang characteristics as a player. But as you could see, kahit na malupit siya mag-tactics, may mga moments din na lumalabas yung kanyang pagiging positional player. So, here, tumira siya ng D4. Grab the center. Castling. H3, yan. Mga uslog-uslog muna. Queen B6, develop. Dito, nag-develop ulit siya ng Knight A3, intending pupunta sa C4 at one point. Tempo sa Queen sa B6. So, Knight E8, umatras. Although, meron namang linya na pwede niya rin to kainin, no? Linya rin yan, CD4. Pero, umatras, Knight E8. To put pressure dito sa pawn sa D4. Knight C4, yan, atakado. Queen B5. Knight E3. Pansinin niyo, ang galing kabayo dito sa E3, C4, and E3. Center pa rin, no? Kahit na parang gumigilid yung pyesa ng puti, center pa rin. Hanap pa rin siya ng impluensya sa center. Kasi, kadalasan naman sa chess, it's all about the center. He who controls the center, kadalasan ay ang pwede magdikta sa laro. So, E5, pwenersa niya, magdeklara yung pawn sa D4, no? Kung anong dapat gawin dyan. A4,
Queen a5 at ayun. Bishop dito muna. Sorry, hindi pala d5. Pwede na siya mag d5 dito, no, to gain space. Pero tumira siya ng bishop dito muna. Tempo-tempo, no, para pag kinain to, kain to, atakado ang queen sa a5. So, bishop dito lang, queen d8. Yan, d5, knight e7. As you can see later, matatranspose sa parang King's Indian defense ang structure nito. Knight e7, knight c4, and f5. Ayan na. Sa mga King's Indian defense players natin, may kita nyo, no? Nanggaling siya sa Sicilian, tapos ang middle game, medyo naging kamukhang King's Indian defense na. So, f5, normal yan. Kailangan basagin ang gitna. So, tumira ng f3, depensa. Rook f7. b4. Yan. Ang gagawin naman ng puti dito ay kailangan niya mag-create naman ng konting counterplay dito sa queen side. Hindi naman pwedeng nasa itim lang lahat ng ligaya dyan. So, kailangan gawa rin siya ng konting kulit dito sa queen side. So, b4, cb4, cb4, yan, kain, and f4. Dito, after mag f4 ni Grandmaster Tore, kasi nga, gusto niya mag-gain space sa king side at atakihin at one point ang puti. Tumira ng g4 si Grandmaster Balinas. Although, modern analysis ay pwede niya rin kainin, no? GF4, EF4, at knight F4. Hindi naman na... Wala naman kasi, yun nga, lagi ko sasabi, wala mag-exploit sa placement ng king niya dito kahit na natanggal yung kanyang home pawns. At the same time, kung kakainin niya tong rook dito, say for example, bishop A1, queen A1, naku po, masyadong batil yung diagonal niya, dark square diagonal niya. Masyadong malakas yan. So, with compensation yan. Therefore, yung g4 ay hindi masyadong naayon sa position, no? Tumira siya ng g4. Although, ano rin yan, mahirap-hirap din tibagin to kasi sa puti. Pag g4, medyo mahirap-hirap din na tibagin pa in depensa. So, g5, normal. b5, yan, gain space. Knight g6, yan. Punta yung kabayo sa g6 para talon-talon yan mamaya sa h4. Pero siguro, at one point, gusto rin ni Grandmaster Tori dyan, nabuksan talaga yan by playing knight f6, tapos h5. No, yan ang mga tirada sa King's Indian. Bishop f8, rook h7, yan ang mga typical ideas. Pero hindi ganun kadali yan, as what you could see later. Queen b3, queen f6, yan. No? Bishop b4, may tinatarget rin, may future target din, no? Ang backward pawn sa d6. Bishop f8, dinepensahan, rook ac1, yan. Kuha-kuha lang ng file, h5. Like b6 si Grandmaster Balinas and a6, yan. After a6, as you can see, relax muna si GM Balinas, no? Bishop e1. Inaabatan niya yung mga talo ng kabayo sa h4. Which, actually, anong nangyari ay tumalon nga na knight h4. Although, pwede pa sanang i-prepare yan. Rook h7 muna para hindi masyadong deklarado. In the game, nag-knight h4 si GM Tore. Kain, bishop h4, gh4, at knight a5. Pansinin niyo yung maneuvering ni GM Balinas dito. Medyo magiging alapetrusyan din siya. Itong a5 square na to ay very crucial sa analysis ng puti, no? Kasi, kung iba-iba dyan, wag na wag niyo po itong gagawin, no? Natitira kayo ng pawn sa a5. Kasi kung gagawin niyo po yan, makuklose masyado ang position at parang imposible ka na magka-breakthrough. Pagtira ni Grandmaster Balinas ng knight a5, pwesto niya to para sa kabayo para ma-tied down din ang mga piyesa magdepensa sa b7. At saka mamaya, pwedeng tumalon yan sa c6. Depende sa sitwasyon, no? May mga ganong klaseng instances na pwede niyang pakain yan. Tapos dalawang pawn yan, monster pawns na no, b6, c6. Depende sa sitwasyon. So, tumira queen g5, king h1 muna. Ano naman, wala namang masamang mag-prophylaxis, no? Sabihin ng prophylaxis, binanggit ko na rin yan sa aking mga previous video. Ingat-ingat muna sa mga aksidente pwede mangyari. Bishop e7, rook c2, hg4, di na nakatees, kinain, fg4, rook b8, para at one point, pwede na lumarga rin to kahit pa paano bishop sa c8. Bishop f3, yan, tama yung mga tirang ganyan, no? Prophylaxis na depensa sa g4, mga sacrifice, inaabangan natin yan. Bishop d8, queen b4, atake na naman dito sa d6 para hindi makaalis yung kabayo. Queen g6, rook c1, bishop d7, rook c4. Sa unang tingin, iisipin mo, baka draw lang to, no? Ang hirap. Hirap paano makalabas tong mga, paano magkakaroon ng breakthrough dito. But honestly, sa totoo lang, puti lang ang pwede magkaroon ng breakthrough dito, no?
Ito ang mga key points niya, B7 tsaka C6. Mga pwede niya sacrificean. Mamaya. Depende. Depende sa magiging approach ng item. Rook G7, Rook C3 yan. Wala mo nang ginagawa. Knight C4, nag-reposition. Knight A5, yan. Pwede rin to maging draw sa totoo lang. Ang hirap ng position, pero tignan nyo paano inanalyze ni paano nakapasok si GM Balinas dito. Knight H7, pupunta siya ng G5. Rook G2 lang, walang ginagawa. Simple lang. Tapos Knight G1. Clinaro niya kasi yung square para sa kabayo, no? Lipat siya dito. Ano niyan? Itong bishop sa F3, voluntarily pinapakain niyan. Kasi batil itong bishop na to eh. By definition, this is a bad bishop. Kasi nga, ano ba definition natin ng bad bishop? Ang bad bishop ay same color ng bishop niya. Yung mga pawns. So in this case, bishop sa F3, puro puti, no? E4, D5, G4, at H3. Alright, so rook G6, king H2, yan. Relax lang muna. Bishop D1, inalis. King H6, knight F3. Yan, kain-kain, king G5. Hanap yung king ni Grandmaster Torre, no? Nag-blockade sa G5. Pero, ano yan? Safe naman yan. Dalawa lang atake dyan. Rook C4, rook G7, rook C3. Yan. Papakita ko lang, no? Tingnan niyo itong Petrosian maneuver na napanood niyo na rin sa aking last video. Ang king ay galing dito sa H2. Magta-travel na naman yan. Pupunta yan sa A2. So, this is a very crucial idea na natutunan natin sa mga classical games. That is why, pinapakita ko rin tong game na to. Nagustuhan ko rin siya. Kasi, in-apply niya yung ganong klaseng maneuver ni Petrosian na napag-aralan rin natin. So, king G2, rook G8, king F1, yan. Kita niyo naman. Rook H8, walang ginagawa, no? So, improve lang ng pyesa. King E2, rook F8, king D1, rook H8, king C2, rook F8, punta naman sa B3, yan. Rook H8, yan. So, waiting na lang itim dito kung ano ba talagang gagawin. Tumira rook C1, rook F8, rook C2. Bumalik, knight C4, now, atakado na ang D6. Tumira si GM Torre ng rook H6. Siyempre, ang usual instinct natin dito ay dedepensahan mo ang weak pawn sa D6. Di mo yan basta-basta ibibigay. Tumira mo na king A3, rook G6. Pero, after this kind of move, tied up na to, no? Tied up na to mga pyesa ni GM Torres pag i-depensa dyan. Knight dito muna, yan, maneuver. King B3, rook C3, A5. Ayun, dito ang genius din, no? Kasi nakita ni... Balik tayo dito sa position na to. Dito, may genius sa plano si GM Balinas. Usually, pag A5, hindi natin dapat gawin yan. Kasi sabi ko nga, square yan para sa pyesa ng puti. But then, may na-realize siya, no? In this position, defender ang bishop sa D7. That is why, kailangan niya yan i-exchange. So, he came up with this excellent plan. Rook H7, king A3, rook H8, bishop D1, at ayun, bishop A4, para ma-exchange na yung bishop na yan. At magkaroon ng entry point. Pag na-exchange kasi yung bishop na yan sa D7, pwede ka nang sumalaksak sa... Sorry, hindi dyan sa C7. Pwede ka nang sumalaksak dyan sa C8. So, exchanges. Tapos, in the long run, itong pinaka-genius pa naisip ko, no? Nakikita ni GM Balinas na good knight versus bad bishop. So, rook F7, knight F3 check, kinain. Okay, genius. Sabay queen to queen, lips to lips. Kinain, queen A4, king A4, at ayun, may entry point na siya sa C8. King B3, king H6, yan. Hindi nagmamadali mga GM. Ganyan-ganyan muna. Ikot-ikot muna ng pyesa. Abang-abang. Kasi pag nagkaroon ng kailangan nakatambay na tong king dito sa harap ng pawn na to. Malapit siya dito sa potential pass pawn ng itim. So, di siya nagmamadali. Ikot-ikot muna ng pyesa. Yan. Sabay king F3, blockade. Actually, walang magawa ang block dito sa totoo lang. This is a very classic example of a good knight versus a bad bishop. So, ito... Sobrang gwapo ng kabayo dito ni Grandmaster Balinas compared dito sa bishop ni Grandmaster Torre. So, bishop F6, knight B4. At dito ang pinaka-crucial idea na nasilip ni GM Balinas. This knight C6. Very, very nice idea. No? Kasi pag kinain mo yan, let's say kain, D6, dalawa na po yan. No? Mahirap sanggain yung dalawang pawn sa 6th rank. Actually, kahit nga wala yung bishop dito eh. Kaya, rook andito rin sa likuran. Mahirap na yung depensahan yan. Kasi
Meron tayong theory sa chess, no? Pawns are the six trunks. Or like queens. Lalo na kung dalawa magkadikit yan versus a rook. So, imposible yung ma-stop yan sa pagiging queen. So, that is why after knight c6, tumira bishop f6. Depensa lang. Ito, good move. Rook c7. Pwersahin na mag-endgame man. Tapos, ubos na. Rook h7. Knight a7. No hurry. Walang pagmamadali. No? Bishop d8. Kain. And yan. Knight c8. Biglang nga, ubos ang pawn sa d6. Makakain ang pawn sa b7. King g6. Kain. Bishop e7. Knight b7. And d6. Nag-resign na dito si GM Torre dahil unstoppable ang threat ng d7 at queen. What a positional game by Grandmaster Balinas. Actually, binanggit ko nga sa inyo, no, ang style ni Grandmaster Balinas, yung kanyang usual style ay very fearless. Kadalasan gusto niya mga tactics, no? Pero kaya niya rin mag-create ng mga positional masterpiece. At napakaganda nito kasi parang nire-reaffirm nitong game na to ang aking previous videos. Yung pa pinakita kong laro ni Petrosyan, kung saan nagmaneuver din yung kanyang king, lalo na close ang center. So, I hope natuto kayo at na-inspire kayo talaga sa mga ganitong klaseng laro. Isa lang ibig sabihin nito, chess peeps, ibig sabihin, kailangan mo mag-aral ng mga classical games. Kung talagang nangangarap kang gumaling at gusto maging GM, classical games lamang ang kasagutan. Kasi yung mga maneuverings doon ay matagal nang ipinakita ng mga ninuno natin ng mga chess players, ng mga grandmasters sa chess. Alright, nagbabalik ang ating puzzle of the day. Dahil medyo, alam ko marami nang nakakamiss na manalo ng prize, no? Alright. Why to move dito? Why to move and wins? Ano kaya ang tamang tira, tamang plano dito? If you know the answer, please comment it down below. Huwag kayong mahihiya. Hindi naman ako nangangain, no? So, kahit anong ideas nyo, mas ang mahalaga, if you really want to improve, ay mag-try kayo. Alright? Yan ang lagi ko sinasabi sa aking mga students. So, pag-isipan nyo maigi kasi medyo delikading stone pawn sa A7, no? That's an outside pass pawn. Dire-diretso yan kung sakasakali. So, think very well ano ang tamang approach para manalo ang puti dito. Alright, so, see you again tomorrow, guys. Okay, I hope tomorrow talaga makakapag-upload na ako ng video. Bye!